Nasaan tayo ngayon? Parang iba yung lugar natin. Oo, oh, ganun din. Pumasok lang tayo sa loob. Sa sabihin ba natin. Hindi pa tayo pinapakain eh. So, hindi natin pabakitin. Tawag dito. June ngayon. Yes. So, since June ano bang nangyari is... pag June? Pasukan? Pasukan. Sa katag-ulan? Oo, sabi nila, ano, no? Oo, bukod doon. Tag-ulan na daw sa Pilipinas. And anyway, June is also when the Pride Month is celebrated all around the world, no? And para sa mga... Hindi lang multicolored, eh. Oo. Happy Pride Month! Pride Month. Oo, yun. So... Love wins. Hashtag, love is love is love. Ayun. So, para sa mga... kaibigan natin mga LGBT QI. May I pa? Oo nga eh, nakikita ko may I pa eh. Pero okay. Yeah. The full spectrum. Okay. So, we are now here to discuss ano ba yung mga specific issues ng mga LGBT community when it comes to personal finance. No? So, of course, lahat naman ng tao kailangan mag-save, kailangan mag-budget, mag-invest. Mag-invest. So regardless of their soji, sexual orientation, gender identity and expression. So regardless of your soji, lahat tayo kailangan nating mag-save, mag-budget, mag-invest. So we will not discuss that anymore, din, no? Yeah. Very specific sa na financial concern siguro. Sa mga sa LGBT community and this has been asked sa akin by some people mga ako din marami rin akong clients friend, diba and may friends may mga friends din ako na ano na gay tapos sinasabi na si paano na kapag ano pag tumanda ako anong gagawin ko I take care of my parents may pinapaaral ako karamihan kasi ng mga members ng LGBT syempre they are the ones na eventually mag take care of their parents, no? Oo. Ano nga ba tawag doon? Mga soltera ba yun? I forgot na... Ano to? Marisol Soriano? Oo. Alam na alam. Alam na alam. Yun. So, siguro, just a tip, at saka no? Yung mga pamangkin din nila, ha? Oo, yan. Out of the generosity of their hearts, sila rin yung ano, yung nagpapaaral sa mga chikiting nilang so, pamangkin. So, anong tip mo sa ganyan, no? If nakikita na nila na, nako, since ako yung walang pamilya, ako mag-aalaga sa parents ko pagtanda and probably sa ila kong mga kapatid, ganyan. Siyempre kasi, ano sila, they have the power to really improve their wealth kasi wala silang ibang iniisip na mga... And a lot of them are successful people. Talagang driven people. In all fields. Hindi lang basta... The usual. The stereotype na arts and entertainment. We know a lot of professionals. No? Doctor, lawyer, etc. So anyway, back to the question. Ako, unang-una, kunwari... nalagay ko na sarili ko sa kanila, no? For example, for my friend, he's taking care of his parents. Ang sabi ko sa kanya, he can already get yung mga pre-need plans. Mm-hmm. Kasi, I mean, kung ngayon pa lang, nagsusustento na siya or nagsusupport siya sa parents niya and then getting a pre-need plan right now or pre-need memorial plan, mas makakamura siya. But if ever something happens to the parents, ano na siya, hedge na siya against inflation. Mm-hmm. So, yun yung isa kong ano, sinabi sa friend ko. And of course, isa rin is, yun nga, yung pagbili ng hospital stocks, mas re-recommend ko sa kanila. All the more. All the more. All no? the more. Kasi again, kung ngayon pa lang, you support your parents, inaalagaan mo na sila. So pag tumanda yung parents, okay, then mas makakamenos din siya, mas makakatipid siya kapag hospital stockholder siya. And even sa kanya rin, pag tumanda na siya, he or she can also get the benefit as a stockholder, lalo na kapag long-term healthcare yung pinag-uusapan. Yeah, so important for them to think about long-term healthcare for their parents and of their own as early as possible. Yeah, okay. Dapat yun. So, isang issue na usually na natatanong din sa akin kasi syempre, they also get into domestic partnerships, nagkaka-love life din ng mga yan, no? Of course. And, Ganyan. Pwede ba sa life insurance na ang beneficiary mo ay yung
partner or yung lover mo? Legally speaking, yeah. Pwede. I talk to a lot of lawyers na pwede siya. And as per law, pwede siya. And I know of some insurance companies. Not all. Kasi, may kanya-kanya rin sila. Anong tawag mo doon? Kailangan yung beneficiary mo ay mayroong... Meron ka insurable interest. Anong ibig sabihin ng insurable interest? Kapag nawala ka, pag nawala ka, mawawalan din siya. Mm-hmm. Kumbaga, for example, me and my wife, namatay ako, mawawalan siya kasi may mawawalang income sa kanya. Mm-hmm. So for para sa mga magpa-partners ng LGBT community, a lot of them are cohabitating, magkasama, they're building a life together, may mga businesses pa yan, no? Oo, nako. So syempre, may business. So syempre, it is now possible, no? They just have to talk to the insurance company if it is possible. On a personal level, pwede. We know of some insurance companies nga na... Pero do you have to... How do you prove yung insurable interest sa someone na hindi mo kamag-anak? Kasi usually pag life insurance, automatic, either anak, magulang, or kapatid, di ba? Kung wala kang asawa. No? Normally sa kanila is magkasosyo sa business. So, parang kung walang business, kung isa ay sabihin na natin na... Depende na yun sa discretion ng company kung pwede. But legally speaking, pwede siya. Mm. Pero kung halimbawa, meron silang business together, yung mag-partner, then mas or a malaki, property together. Or a property together, mas ina-approve siya. Mas mataas yung possibility. Hindi ba pwedeng ipakita na ito, 10 taon na kami nagsasama, maganyan? Hindi. Kasi remember na sa ngayon, hindi pa recognized yung... Kunwari, common law, di ba? Sa batas yan. But hindi pa talaga recognized sa ngayon yung same-sex marriage or even partnership, okay, or whatever. Domestic partnership. O domestic partnership. Mm-hmm. So, wala pa tayo sa ganung ano. Although, alam ko, may nakausap ako ngayon, no? May pending ngayon na petition sa court. But since wala pa yun, then they can still do muna. But on a personal level, pwede mangyari yun. But yun nga, may mga insurance companies na may mga... May mga insurance companies sa pumapayag. Merong mas... Yeah. Ano yung mga companies sa'yo? Huwag na natin sabihin. Oo. Talong yun na lang kami. Email us. But on a professional level, I think na kunwari, magkasosyo kayo sa business, you can do yung... Or you have properties together. Yeah, pwede. Pwede. Lalo na kung kunwari, business, yung Cayman Insurance, yung kung mamatay ka, tapos yung bumili kang Cayman Insurance, mabibili mo yung shares nung... Okay. They can consider that as well. But of course, check with your insurance professional para at least they know the nitty-gritty kasi of that one. Yes. At iba din ang terms and conditions per insurance company. Just make sure na... Pero meron. Pwede. Yun yung pwede. Important. Pwede. Pwede. Related to that, sabihin na natin na... naman ito? You're able to... expert ka nila. You've been able to build a life together, may mga properties kayo, may mga negosyo kayo. Mm. Tapos, sabihin na natin na hindi maganda yung relationship nung isa sa family, no? Okay. So, dinisown na ng parents. Or matagal nang naghiwalay ng edad, maaari. Kaso, pag namatay ka, syempre, ano man tawag doon? Legal heirs, no? Compulsory heirs. Yung property mo, pupunta yun doon sa pamilya mo. Oo. Is there a way na syempre ang gusto mo yung properties mo or your assets will go to your partner? Is that possible? Pwede bang ilalagay ko lang sa last will and testament ko all my properties will go to my babe kay bebe, sa bebe ko lahat yung ari-arian ko. Pwede ba yung ganon? Kay babe na lang. Oo. Okay. Kay Labsy. Okay, kunari lang ha. Kung meron kasing pwedeng magsama sila pero yung isa kasal before na kasal para masyadong complicated yun. Simple lang. Kung simple lang, of wala course, silang previous marriage, wala silang malinis, anak. Malinis. Plain vanilla. Well, ang pinaka-conservative approach diyan is that bigyan pa rin nila yung tinatawag na compulsory heirs. Kasi not for anything else. Pag binigay kasi nila, kasi pag sa estate kasi meron kang tinatawag na free portion na yun lang yung pwede mong ibigay sa kahit sinong gusto mong ibigyan. Mm-hmm. May tinatawag na compulsory heirs. Okay. So, ang pinaka-conservative approach dyan is that, bigyan mo na rin yung compulsory heirs mo.
Which okay. is yung parents. Yung parents. Kung walang anak. Yung kapatid ba? Hindi sa compulsory. So yung parents lang. Oo, 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 paano yung kung lang. Patay na yung parents? Kung patay na yung parents, alam ko paakit ng paakit yan eh. Ay, if may that, ganun. Oo, oh, may schedule yan. Anyway, marami. Sige. So, okay. But best check with the lawyer on that one. Uh-oh. Pero, well, basically is that, yun nga, yung compulsory heirs nila, whatever is provided as per law, bigyan na nila. Tapos yung free portion, yung pwede nang ibigay sa partner nila. Pero, sa last will to, isusulat niya or oo, sa last i-indicate will. Niya sa last will. Indicate sa last will of testament. Kasi ang problema lang dyan is that kapag, well, hindi natin sinasabi na mangyayari, but pwedeng mangyayari is that kung binigay niya lang sa partner niya tapos may compulsory heir pa rin siya, baka maging habulin. Subject pa. Oo, baka habulin pa. Mm-hmm. Lalo na if we're talking about, you know, big significant amounts of ari-arian. Kasi they were able to really build a... Maaaring habulin. Pero may ibang lawyer na nagsasabi na kung kunwari hindi magandang paghihiwalay, pwede nilang i-disinherit yung compulsory heir. So kumbaga hindi na sila pwedeng bigyan pa. Pwede rin, meron, they can also explore trusts. Ano yan, trust? It's a... Hindi yan yung condom, I'm sure. Hindi. Bukod pa doon. ano ba? It's a legal entity na para siyang corporation. Mm-hmm. Okay, na meron siyang legal entity, it's a juridical entity also. Mm-hmm. Na kunari, yung trust na yun is pag binigay mo yung ari-ari mo sa trust na yun, yung trust na yung may-ari nun. Okay. Sila na yung legal owner nun, hindi na ikaw. So it's not already under your name. Lalo na kapag ka it's a revocable trust, kumbaga mm-hmm. binigay ko sa trust pero wala nang bawian kasi may tinatawag na revocable eh. Okay. Binigay ko sa trust, pwede ko pa bawiin. Okay. Pero yung irrevocable trust, binigay ko doon, wala nang bawian. Mm-hmm. So for all intents and purposes, yung may-ari na nung ari-arian ko is hindi na ako. Mm-hmm. So yung trust na yun. So well, best to check with the lawyer on that one, pero may mga nakausap din ako na pwede rin yun. So kuwari tayo partners, meron tayong 50 million worth of assets. Mm-hmm. Tapos to protect our wealth na binild natin, yung pwedeng a portion of that, sabihin natin na 80%, yung 40 million natin lalagay natin sa isang irrevocable trust. Tapos kasi ang maganda sa trust, pwede mo siyang lagyan ng instruction na bigyan mo ng X amount yung ganitong beneficiary every month. So, yung irrevocable trust na yon, ang beneficiary nun, tayong dalawa din. Pwedeng tayong dalawa or pwedeng ikaw lang or pwedeng hindi, kasi pati yung parents. Pera natin yun, 50 pwede million. Rin. Pwede rin. Yung 40 million, ilagay natin sa irrevocable trust. Oh. So, may natirang 5 million tayo na yun na yung paghatian ng mga pwede rin. Mga tumakwil sa atin. Ganoon. So yung 40 million pag kumare ang ano noon ang beneficiary noon the both of us. Mm-hmm. So if ever something happens to one of us, magkakaroon ngayon ng instructions yung trust na yung portion ng pera ko or yung pera niya ay sa'yo pupunta. Tama ba? Ganun ba pagkakaintindi ko? Well, yung pera kasi is na pwede rin is actually trust is very powerful, you know, kasi pwede mo stipulate na okay, pag namatay ako, basta yung trust, yun lang yung may-ari nung ano, nung lahat ng pera. So pwede mong sabihin sa trust na pag namatay ako lahat yung trust na to ibigay sa charity, or kung namatay ako, then yung trust bibigyan niya ng X amount of income yung partner per month. Hindi pwedeng installment, no? Pwedeng, hindi lahat bigay, no? Pwedeng ganun din. Yeah. And I think this is also an instrument that we... Tapos kung may favorite charity ka, pwede mo rin i-include sa instructions sa trust na bigyan si favorite charity. So it's very, very flexible. It's very, very powerful. But then again, yun nga, there's also a chance na pwede rin habulin. Pwede pa rin habulin. Hindi naman pwede, pero they can, hindi pa kasi siya masyadong nagagawa ngayon eh. Kasi trust right now is very, very unexplored. Mm-hmm. But legally speaking, pwede siya. Pero ako ang pinaka-conservative stance ko talaga para play safe is yung compulsory heirs mo, Bigyan mo na sa last will. Oo, tapos yung free portion ibigay, yun yung pwede mo nang ibigay sa partner. But yun nga, actually, so meron kang compulsory heir, bigyan mo na sila. Oo, para hindi na sila maghabol. Huwag mo na i-mention yung trust mo na yung, pwede rin kayong dalawa lang ng partner may nakakaalam na sa iyo, ganun ba yun? Pero kasi pag nalaman nila yun, baka pwede. But
Actually, theoretically speaking, kasi hindi na ikaw yung may-ari nun. Mm-hmm. So, kumbaga, since hindi na ikaw may-ari nun, hindi na nila pwedeng habulin. Kasi hindi na sa'yo yun eh. And I think that diba sabi natin dati, that's also an instrument that we advise sa mga... Special needs. Sa mga special needs. Oh. Sa mga parents with children with special needs. Oo, para at least yung bagay, kumbaga yung naipon nilang pera, eh hindi magagalaw nung magiging guardian, di ba? Kasi yung trust, yung mag-provide ng allowance dun sa guardian para panggastos dun sa anak nila, no? If ever something happens to them. But so, then again, yun nga maganda. But anyways, marami naman tayong kaibigan na lawyer who are expert on trust. So, just in teka, case... Teka, so, saan kinukuha yung trust na yan? Hmm. Saka mag-a-apply niyan, actually, saka mag-o-open niyan. You can talk to a lawyer tapos they can set up sila a trust mag- for you. Ah. You can talk to a trust company or a trust institution. They can also set up a trust for so, iba yan dun sa unit investment trust fund sa bank. Iba yun, investment. Pero may mga sa banks... Sa 7-Eleven. Pero may mga banko na they can also assist you in setting up a trust. Pwede, oo. Marami, may tinatawag pa nga na blind trust, ganyan. Yeah. Basta madaming ano eh, maraming pwedeng, it's very, very flexible. But then again, you know, as with all complex financial tools, it's really best to consult with a professional and a team at that. Especially sa cases na to, kailangan nila ng lawyer. Kailangan ng lawyer who's an expert on trust. Kasi ang lawyer, parang doktor lang yan. Iba-iba din yung specialty. Iba-ibang specialization. So, kumbaga, kung masakit ang ulo mo, eh hindi, kumbaga masakit ang ulo mo, hindi ka pupunta sa specialista sa bato. So may kanya-kanya ding experts. Yeah, and so, it's also the same for financial planners, no? And disclaimer ba na, yung sinabi namin, these were all taken from the advice ng mga lawyers sa kinausap natin. No? Kasi even us, of course, we're financial planners, we're pag talagang financial stuff, we really know everything. Almost. Hindi naman. Bira lang. Hindi, we have our own specialization when it comes to planning. So, we know financial planning, of course, pero pagdating na sa legal aspect... We have our partners who are more specialized sa... Lalo na sa legal matters, no? Kasi hindi naman tayo attorneys. Kumpanyero. Kumpanyero. Yan. Yun. So, I guess that's it, no? Yep. And this is really... medyo complicated na issue. And of course, ang diniscuss natin yung vanilla pa lang, no? So what if yung isa may asawa dati, may anak, alam mo yon, and they were just separated, hindi naman anal. So, and at the end of the day, the best advice really is to consult a lawyer And a financial planner. Kasi sabi nga natin, di ba, the best financial planner is the one that has a team. Oo. So, para lahat nung, ng bases are covered, di ba? So, we cover the financial aspect, okay? Tapos, our team of expert lawyers also would cover the legal basis. Para at least, kung anong gusto nila mangyari, di ba, whatever they wish is, yung, as long as it's legal, di ba? Of course. Magagawa natin ang paraan. Yeah. So, I hope may natutunan kayo, and if you like this video, then please give it a thumbs up and then share it to your friends. And to receive more videos on personal finance, business, and investments, and please subscribe to our YouTube channel. Okay, so happy Pride! happy Pride! Happy Prides! And see you next week. Bye-bye! Bye-bye.